for this video, samahan niyo akong kumain ng lunch. Kumain ako ng yan. Habang nanonood na it's showtime. Ayan. Last dose na kasi. Samahan niyo akong kumain. Yung pagkain ko. Dinadalhan lang ako ng pagkain galing sa bahay ni Doktora. Ayan, ulam natin ngayon ay ano ba to? Sa maliliit na isla siya ng prinito. Tapos, baboy. Saka my favorite, sinigang. Siyempre, tubig na maligam-gam. Hindi na ako sanay sa malamig eh. So, samahan niyo akong kumain. Tago tayo kumain, magdasal muna tayo. Bless us, O Lord, in this day gives, which we are about to receive from thy bounty. I-bless niyo po ang food na to, na gawin yung lakas ng katawan ko para sa kumagawa ngayong araw. I ask this in Jesus' name. Amen. That's it? Ay, lipat ko lang yung camera pa. Sana makabili na ako ng tripod. Para hindi ako nahihirapang gustong gusto kasi sinigang guys kasi mahilig ako sa maasin at kapag may sabaw gusto ko yung alam nyo guys yung talagang parang halos umapaw na sa pinggan yung sabaw ganun ako magsabaw sa mga nagla lunch dyan or kumakain ng anything sa kaya nyo. Gusto ko din syempre yung mga ano yung mga ingredients ng sinigang. Gusto ko yung sinigang sa bayabas na bangus, sinigang na baboy, may sinigang na manok. Gusto ko sa sinigang na baboy yung ano. At saka sa sinigang na bangus gusto ko yung may puso ng sagi. Tapos sa sinigang na baboy naman yung madaming okra. Saka syempre puso din ng sagi. Isa lang ako kumain kasi bumababa sa doktor lang. Wala kaming pasyente ngayon. Yung supposed to be na pasyente namin ng 10 o'clock nag-cancel. Ay, wala kaming patient. Hanggang sa magtanghalian. Wala ating araw, wala kaming pasyente. May appointment kasi. Nasira yung appointment kasi may nagpa-cancel na patient. Patient, ayan. Ayan puso. Saging lang ang may puso. Mahilig ako sa maanghang pero sa bahay kasi kumakain sila ng maanghang paminsan pero hindi masyari maanghang. Nung nasa Makata ko, kuryang yung boss namin. Maraming sa pagkain namin maanghang talaga. Tapos, yung kasama namin, taga-Albay siya. Alam nyo ba, may nilalagay na kami kasi hindi kami nawawala nun ng, ano eh, ng chili powder. Kasi since Koreano nga yung mga boss namin. Hindi kami nawawala nun. Pag nagluto siya, actually ako din, pag nagluto ako, pag ako naka-assign, nakatawa ka magluto. Lalagyan ko ng chili powder. Lalagyan, ikakat ko pa yung maliliit yung ano, yung siling labuyo. Kaya pagkakain kami, kung lalaro, umusok yung ilong namin sa hangin. Nakaready na lahat ng tissue. Siyempre, doon wala na. Pero since, umuwi ako dito sa Antipolo. Hindi kumakain ng maanghang. Naninibago tuloy ako pag kumakain ako ng maanghang. Parang naninibago yung lamunan ko sa kansyang ko.
na yan, nanginibago. Kasi siyempre pag sanay ka, tapos bigla ang iba yung ano. Parang sa kalima din. Nagbibigla yung katawan. Sa amin sa Bicol, lola, pag kumakain bawal magdaldal. At magsalita ng puno ang bibig. Alam nyo, kapag kakain kayo, before 30 minutes before kayo kumain, tsaka 30 minutes after nyo kumain, inom kayo ng maligam-gam na tubig. Kasi sabi ni Doc, ng isang doktor, maganda daw yun sa digestion. Tsaka, maganda din sa akin. Pero pag sobrang init, bawa sa hapon, sa ano, maganda din yung inom kayo ng malamig na tubig kasi, ano, napanood ko dun sa isang doktor. Yung tubig daw na malamig, it contains a lot of oxygen. Oh, English yun. Pero syempre, iinom tayo ng, iba din naman yung iinom tayo ng kaligang gano'n. Pagkagising ko sa umaga, before breakfast, umiinom muna ako ng isang basong maligamgam na tubig. Hindi yung sobrang ligamgam, maganda yung medyo may init ng medyo mainit-init. Kasi, nung una guys, nahirapan ako para ako naduduwal, masusuka. Pero, siyempre, pag nasanay ka, pag sinanay mo sarili mo, parang pagtututunas din lang yan. Pag hindi mo kinasanayan, nakakalimutan mo lagi. Pero pag nakasanay mo, makatawan mo hanap-hanapin yan eh. Kaya yung mga, parang bad habits din yan. Kaya good habit, yung mas maganda ay practice natin good habit. Kaya nakasanayan mo sarili mo para kusa ng hahanapin ang katawan mo. Pag-tooth brush, ayan, pag marami itong nakain matatamis, or medyo fatty, inom kayo ng madaming maligam-gam na tubig para ma-brush. Kaya sa, kasi pag kumain ka ng matas, inong ka ng malamig, masakas na lalamunan mo. Alam niyo naman ngayong pandemic, nakakasakot pag sinakit yung lalamunan mo. Pag nangating lalamunan mo, mapaparanoid ka na. Biling mo may COVID ko na kahit wala naman. Kaya, iingatan natin yung mga, yung health natin, yung lalamunan natin. Alam natin makakasama sa atin. Iwasan na natin. Lalo na pag mga nasa 30s ka na and above, titignan-tignan mo na or iwa-watch mo na yung pinakain mo. Huwag ka nang basta tira ng tira. Kung kain ka lang ang kain hanggang gusto mo, masama yun. Yung enough lang at syempre yung healthy sa katawan mo. Kung sa tingin mo medyo marami ka makain, mag-exercise. Na maganda nga nag-exercise kasi bukos na naging healthy ka, nakakatanggal stress din siya. Pambawas stress, saka nakakaano yun eh. Parang, yun siya, pag medyo nabawasan yung stress mo, hindi ka na laging simangot, hindi yung lahat ng bagay sinisimangutan mo. Smile. Spread love. No to hate. No. Pero lalaban mo man siya. Dadal ko na. Kung nandito yung lola ko, kumain ka magmain! Daldal ka ng daldal! Doon sa school namin, yun lang yung time namin dumaldal eh, yung lunch break. Kasi after nun, school na ulit. Doon sa, ano, sa dormitory. Diba yung kung napanood niyo yung facts about me. Nag-aaral ko sa SOE, all girls. And time is golden. Bawat ginagawa mo, may oras. Dapat mabilis ka sa lahat. Pasintabi. Sorry po. Nakasambigit. Naman natin to. Dami kong ulam, no? Nung nagluluto nito, nanay ni Doktora, Nanay Flor. Shout out, Nay!
wala silang pasambahay ngayon kasi ano, namatay yung kapatid. Kaya umuwi muna sa Bulacan. Pag may braces, hindi pwede yung mga crunchy, tanggal ang bracket nyo. Pagalit na kayo ng dentist nyo. Pag may natanggal kayong bracket, ikikip nyo ah. Hindi ba nalulunok? Ano kasi to guys? Balat ng baboy. Ayaw po nyo nito. Naku, kaya makunat. Marami, sasabi, mukha daw po si sungitin ko. Mukha mo kasi siya siyang singa. Pag ano, guys, magpapabrace din ako para umayos nito. Doblang po yun para makita niyo. Kanina, nung nag-vlog ako tungkol sa mga ginagamit at mga sa mga procedures, mga ibang pahapyaw, nakapag-vlog ako kasi walang pasyente, kasi nga dito nag-cancel. Ayun, since walang tao, ako lang. Sayang naman, nahirapan ako mag-vlog kasi kahit may naiisip akong content, nagagahul naman ako sa oras. Ano yun, pag-uwi ko sa bahay. May anak din kasi ako. Andun sa 25 bucks ko guys. I'm a single mom. Wala ko yung tamang term eh. Single mom o solo parent. Sabi nila, single mom, single ka naman talaga kasi. Gusto ka lang. Solo parent. Comment lang guys kung ano ba talaga tama. Single parent? Single mom o solo parent? Kayo lang naman siguro. Sa mga dormmates ko na nanonood, mga SOM graduate, hello po. Sa mga bagong subscriber, thank you sa pag-subscribe sa inyo. Ay, sa pag-subscribe nyo pala sa akin. Baliktad. Hindi ko naman talaga, actually alam nyo, medyo mahihain talaga ako guys. Pero, naisip ko din, na-inspire kasi ako kay Baninay, Baninay Bautista. Ano siya, nagka-travel vlog siya. Tapos kay Benedict Pua. May mga inspiration ko sa pag-vlog. Kasi, kaya travel vlog gusto ko. Gusto ko makarating ko sa mga lugar na yung gusto ko mapuntahan. Kasi mahilig ako sa nature, lalo na sa... Alam niyo na, kahit may iloy na ako, gusto ko parang mag-travel. Sa kutsera talaga yun. Gusto ko rin try mag-vlog. Baka sakali, magbigyan ako ng break sa vlogging niya. Yan ang masama, siguro. Pwede nga lang, lahat ng pwedeng pagkakitaan eh. Gusto kong pasukin eh kung sa extra oras ko eh. Kasi kaso hindi ko lang pwedeng hatiin yung katawan ko. Dating ganyan ko pa ako, napakasakaw ko. Alam nyo? Wala pa ang kong anak. Napakataba ako. Natakasakaw ko kasi nun eh. Pero simula nang magbuntis ako, hanggang mga anak ako, hindi na ako tumaba. Sa bagay kasi hindi na rin ako ganun ka... Parang hindi na ako ganun katakaw kumain. Hindi ko lang kung bakit. Siguro dati kasi napakadami kong kumain ng carbs. Ngayon kasi habang tumatanda na ako, parang nag-iiba na rin yung ano ko, tsaka parang siyempre aware ka na din sa mga kinakain mo.
more on gulay na. Saka iniiwasan na yung medyo. Pero noon pa talaga, hindi na akong kumakain ng mga taba. Tsaka yung balat ng manok. Yan. Kapag naglulu, except lang pag prito yung manok, kinakain ko yung balat. Pero pag hindi, binabalatan ko yung manok. Pag may mga sabaw-sabaw, binabalatan ko yung manok, tinatanggal ko yan. Puro, nasa, kasi yung balat, hindi rin maganda eh. Yung balat ng manok, nandun lang ng cholesterol. Mga taba. Eh, naging aware na din kami sa mga ganyan, mga fatty nga sa mga kinakain. Kasi yung nanay ko nga, nagkaroon ng ano, ang tawag doon? Gallstone. Stone sa gallbladder. Kasi nga noon, parang wala siyang, hindi pa niya, siyempre wala pang knowledge. Parang wala pang alam, hindi pa aware sa mga magiging cause. Sabi nga eh, ano eh, sisingilin ka ng katawan mo pag habang tumatanda ka na. Doon mo mararamdaman na kailangan mo na din talagang alagaan sarili mo. Doon ka lang mapapaisip. Kaya ka pala nakakaramdam ng ganito, ng ganyan. Kasi noon parang wala kang pakialam pa sa ala. Sige, kain dito, kain doon. Ganun lang. Tapos, inom kayo lagi ng ano, maganda talaga yung uminom ng madaming tubig. Dati, nagtagustay ako kasi napakakaunti yung uminom ng tubig eh. Buti na lang, nung nagbuntis ako, hindi ako nagkayuti ay delikado kasi yun eh. Nagbuntis rin sa kayuti ay ka. Siyempre, apektado pati baby. Hindi ka naman pwede kuminom basta-basta ng gamot kung buntis. Alagaan yung katawan niya guys. Mas maganda yung bata ka pala. Bata ka pa, aware ka na. Kaya yung anak ko, medyo, ayun, ano ka na din yung pagkain. Pero siyempre paminsan, para hindi ka ma-deprive. Bawa sa isang buwan, isang beses ka lang ganun. Hindi na nga kami ng soft drinks guys eh. Nakaban sa bahay ang soft drinks. Bawal ang soft drinks, bawal ang alak. Dati nasinggera din ako yun. Ano napabarkada yun. Pero ngayon, pag talagang gusto nyo, ipursigin nyo na yung bad habits nyo ay ma-stop. Huwag nang tayong mag-subscribe sa huli. Parang pa ng maraming regrets. Alala ko talaga si Pastor Peter. Living a life with no regrets or less. Limutan ko. Siyempre pag mga nanay kayo, habang bata pa yung anak nyo, itignan nyo na rin yung mga kinakain nila. Hindi naman masama yung bibigyan nyo yung gusto na siyempre, gusto mo rin maranasan ng anak mo. Hindi mo naranasan nun. Okay, laking lola kasi ako eh. Sa lola, nung elementary pa taraon sa lola ko, talagang puro healthy. Hindi marami kami sa dagat eh, puro seafoods eh. Alam niyo ba yung talaba? Nakadikit sa bato. Nasa dagat pala kinakain ko na sinisip-sip ko hilaw. Tapos mukha ko ng mga shell, yun ang inuulam namin. Tapos gulay, mga girl. Mahilig pa ako magtanim. Kaso ngayon, nasa Antipolo na ako, wala naman lupa. Wala naman tataniman sa bahay kundi simento. So guys, mga kamams, medyo mahaba na tong video na to. Tatapusin ko na since tapos na rin naman ako kumain. Kung nagustuhan nyo po ang video ko na to, don't forget to like, share, and comment. Comment down below. And syempre, huwag na huwag nyo kakalimutang mag-subscribe at click nyo yung notification bell para ma-notify, i-click nyo ano, yung all. Click all bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. That's all. Thank you. I love you. Love you sa mga bagong subscriber, sa lahat ng subscriber ko. Love you guys and keep safe. Ingat kayo lagi. Bye!